sa papawirin, Panginoon ay purihin. Ngalan niya ay dakilain, Panginoon ay purihin. Ngalan niya ay dakilain, ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na luba na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung minsan ang isa sa inyo'y may reklamo laban sa kanyang kapatid, magsasakdal ba siya sa mga hukom na pagano sa halip na ipaubaya sa mga hinirang Diyos ang pag-aayos ng usapin nila? Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Di ba ninyo alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung kayo'y may usapin, idudulog pa ba ninyo ito sa mga taong di kinikilala ang simbahan? Mahiya-hiya naman kayo. Wala na ba sa inyong marunong mag-ayos sa sigalutan ng magkapatid? Ano't nagsasakdal pa kayo sa hukuman, kapatid laban sa kapatid, at sa harapan pa ng mga taong walang pananampalataya? Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyong pagkakapatiran. Hindi ba mas mabuting tiisin na lamang ninyo ang pang-aapi at palampasin ang pandaraya sa inyo? Subalit, kayo pa ang nangaapi at nandaraya, at sa inyo mga kapatid pa naman, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya,
nakikiapit sa kapwa lalaki o babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait o mandaraya, ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo ng Diyos. Kayo'y pinawalansala na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon'y nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginoon'y nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoon'y purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginoon'y nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginoon'y nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nagpakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginoon'y nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na nata mo, magalak ang mga hirang, sa kanilang pagipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan, ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginoon'y nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinamagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalan ng Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alpeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang malagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang gagaling lamang sa lahat ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat.
Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang ating salita ng Diyos, unang Korinto. Bumubuo ng Kristiyanong komunidad, may mga kasapi, may mga miyembro. Nawa sana namumuhay ayon sa diwa ng Ebanghelyo, pero hindi. May iilan, imbis na makipag-ayos ng kaugnayan sa isa't isa, dinala pa yung pag-aaway nila sa sibil na hukuman. Hindi ba parang iskandalo yun? Paano nangyari yan? Sa sibil na korte na itong partido laban sa ganitong partido, hindi ba kapwa Kristiyano sila? Bakit sila nag-aaway? Di ba yung Kristiyano komunidad pagbubuo, pagbubuklod, at ang division, pag-aaway, tanda ng demonyo? Tapos nag-aaway pa sila, imbis na magkaunawaan sila, ayusin ang problema sa internal, ilalabas pa. Ayon, sabi ni San Pablo, sana po hindi humantong. Minsan talaga, meron tayong mga hindi pagkakasunduan, pero atin-atin na yun. At huwag na nating maging hadlang sa pananampalataya ng labas na lipunan. Ba't sila nag-aaway? Hindi pa sila alagad ni Jesus? Sa ating Ebanghelyo, ayon kay San Lucas, pumili po si Jesus ng mga alagad, 12 apostoles. 12. Ang iba may description, magkakapatid, iba't ibang mga pinanggalingan, 12. Si Simon Pedro, si Simon na pinangalan ng Pedro dahil bato siya, inang unang binanggit, at ang dulo, si Judas Iscariote na nagtaksil. Alam na po natin yan. Ang alagad ay kailangan tapat, hindi lamang sa umpisa o gitna, hanggang dulo, tayo'y kukumplituhin, tatapusin natin, tayo'y kapanig niya, tayo'y kasama niya, kapaniwala niya hanggang sa kaduluduluhan, hanggang matapos itong dapat tapusin. At huwag naman nating pagtaksilan ng Panginoon. Sana na po ay yung iskandalo, unang pagbasa, at yung pagtataksil. Sana po ay pagdasal natin na hindi maging marka natin yun. Ha? Sa tulong ni Maria, siguro ay ang kaarawan ni Maria ay ipagdiriwang ko po dito, kapiling ninyo. At ni San Jose, nawa po tumalima lagi tayo sa kalooban ng Panginoon. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos bilang kanyang mga hinirang upang sundin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo na may pananalig sa Diyos na nagnanais na ang kanyang bayan ay mamagitan para sa sandaigdigan. Tugon po natin, Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang simbahan sa pamamagitan ng Santo Papa at mga obispo naway umakay sa atin sa kaganapan ng buhay Kristiyano, manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga mambabatas naway gabayan ng ating bayan para sa kasiguruhan ng kinabukasan at kaunlaran ng ating bayan, manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Tayo naway magsumikap na maging tapat sa ating bokasyon na itinakda ng Diyos para gampanan natin, manalangin tayo.
Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga matatanda, may sakit at nalulumbay, naway matagpuan ang presensya ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at paghihirap, manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Makapangyarihan Diyos, narito kaming nananalangin upang gawin ang kalooban mo. Tanggapin mo nawa kami sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, siya na nabubuhay at nag-ahari magpakailanman. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ay gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkalo mong iyong kadakilaan ay aming handugan nang iyong minarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayong ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at ikinadarangal sa pamamagitan ng anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi ang mga banal na kapiling mong lagi, ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay pangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mapumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Heso Kristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ni iwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa inyo sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
sakit, pagalingin, hirap ay mapawi. Aming pong panalangin, langit ay mabawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng ligaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya. Apostol na dose, buong Senyor purihin, ari na sa trono, kanyang alay sambahin, Viva Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas sa iyong binubuhay. Pagintipati mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niyang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala ng mga pangalan sa binyag ng ibig at paglilingkuran ko rin bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.